Yon mga paps, sa wakas natapos din. So ito na yung finished product natin. Yan, yan na yung switch nung mini driving light. So ilagay ko lang siya sa low. Yung low ko yung yellow. Yun kung makita nyo sa labas. Tapos yung high naman sa taas. Taas. Yun. So medyo maliwanag pa pero talagang kita mong malakas na yung ilaw niya. Low, high. Yan, titesting natin mamayang gabi yan. Para makita natin kung ano yung difference dun sa isang nilagay natin noon. So ito na no, install na natin yung mini driving light dito sa ating Toyota Corolla. Dahil gusto ko nang palitan itong nakalagay ngayon na fog lamp or auxiliary light dahil kalat-kalat siya no, sabog. Laging nagsisignal sa akin yung nakakasalubong ko. Tsaka hindi siya ganun kalakas eh, mahina. Ganito rin yung nilagay ko dun sa motor. Okay, so dun sa Yamaha site natin. Kaya ngayon, tatanggalin ko yan at ilalagay ko ngayon yung mini driving light. So, meron na rin akong explanation dyan kung paano, meron na akong diagram, meron na tayong video about dito. So, ito pala yung mga gagamitin din natin sa actual. Dahil na-explain ko na to dun sa previous video kung paano to i-wiring. So, yan, meron tayong relay, may fuse, soldering iron, mayroon tayong pang sulda, no? Para fix na yung wiring doon sa ating relay. And then yung mini driving light natin, yung socket niya. So paglalagay pa lang ng socket, yan o, meron siyang guide. So yung kakaligtaan yan, pasok dito. Yan, so meron ding slot para dyan. So ganyan dapat kapag ka nakalagay na. Yan, so electrical tape, yung wire stripper natin or wire cutter. So meron tayong test light, improvise. So, gagamit tayo dito ng automotive wire number 16 para dun sa 30 tsaka 87. At tsaka itong puti naman, ito yung automotive wire number 18 para dun sa 85 tsaka 86. Dahil trigger lang naman yun nung relay. So, ito yung bracket. So, MSM brand pala itong gamit natin. Tsaka yung diagram natin nandito. Ayan na mga paps. Nilagay ko na yung relay. Hindi ko na inisa-isa, no? Explain ko naman na dun sa ano natin sa diagram. So ito na yung relay nung mini driving light natin. So pagsasama-samahin na natin ngayon yung 30 tsaka 30. So yung 30 ay nandito tsaka ito. So pupunta to sa fuse itong dalawang to. So, 30, teka lang kayusin lang natin. So hininang ko na yan para fix. Medyo mahirap nga kumapit eh, kaya tinali-tali ko muna bago ko hininang. So itong dalawang 30, pagsamahin natin. Tapos itong dalawang 85. Yan. Pagsamahin din natin itong dalawang 85, papunta sa negative. Itong 30, papunta sa fuse. Tapos itong 86, mahaba yung wire nya. Ito, mahaba. Papunta yan sa switch mamaya. Yung switch, nakukunin natin doon sa ignition switch. Yung common. Tapos itong 87, nakalagay na dito sa load. So 87 ng isa nandito sa yellow, tapos yung 87 na isa nandito sa red. Tapos itong blue, ito yung ground. So ilalagay natin to sa negative ng battery. So ayusin ko lang to, lagyan ko lang ng mga tape para pwede na natin i-testing mamaya. Ayun mga paps, pinagsama ko na yung dalawang 85. So dalawang 85. Dahil ito ay pupunta sa negative mamaya, negative to. So tipan na natin yan. Tapos isusunod natin ngayon yung dalawang 30. Yun naman yung pupunta sa fuse. Itong dalawang 30 natin, pagsamay na natin. So, isa lang yung pupunta dyan mamaya. Putulan ko na lang.
So ito yung 30, itong dalawa, no? Isasamay natin yan. Tapos itong 86 mamaya, papunta na doon sa mismong ilaw. Okay. So idugtong muna natin to. Tignan natin dito. Medyo mahaba pa, bawasan pa natin. Pupunta ito mamaya sa fuse, positive naman ito. So ang ginamit kong wire dito, gauge 16 tsaka gauge 18, itong 30 tsaka 87, ito 30 tsaka 87, gauge 16 na automotive wire, tapos itong 85, 86, so yung gauge 18 na yung ginamit ko kasi low ampere lang naman yung mga nandyan. So silyuhan natin ulit ng electrical tape para safe, kaya ayos natin mamaya to kapag na ano na, medyo mahaba pa rin. Dinugtungan ko pala no yung wire nung nasa kanan na mini driving light para umabot yung balas niya dito. Nandito na yung balas niya. Oh. Yan, dinugtungan ko yan. Dinugtungan ko para umabot dito. Para mas maganda kung magkatabi sila. Yan. Tapos, itong 87, okay na no. Nailagay na natin. So 87 papunta dito sa high, ito yung low, itong blue yung color coding niya sa ano naman to mamaya sa ground negative. So isasama natin siya ngayon dito. Isasama natin siya dito ngayon sa 85 kasi ground dito. Pagsamahin na natin tong 85 at saka tong ground nung mini driving light. Sali natin mahaba dahil dito ko ilalagay yung relay mamaya, so cut ko lang, sakto lang no? Dito na natin itatap. So pwede ito sa lahat ng mga sasakyan, lalo na yung mga katulad ko na medyo luma na no, at gusto nyo medyo lumiwanag din ang daan. Pwede itong mini driving light. Napakasimple lang nung wiring diagram nito. Hmm? So, ilalagay ko mamaya yung diagram. Papaliwanag ko sa inyo isa-isa. So ito yung papunta sa switch. Ite-testing lang natin ngayon, no? So toggle switch na lang yung gagamitin ko sa loob. Kunin ko lang. So ganito yung toggle switch. Ilagay lang natin to. So kahit alin dito, pwede, no? So high and low. High and low pwede dito. So pwede nyo ilagay na lang na pataas mamaya. Kapag nakataas, naka-high. Pagbaba, low. Ganun. So, mas simple to. At least heavy duty din yung ano na yun, switch. So, pang testing lang natin to ngayon. Titesting natin kasi. Pero ililipat natin to mamaya doon sa loob. May nakaready na rin ano doon. Para bago natin i-fix lahat, eh matesting muna natin. Tapos ang gagamitin ko dyan ng wire mamaya, yung gauge 18 dito sa gitna. Dahil ito yung papunta sa accessory wire. Positive. So itali ko lang muna.
So ito ay negative, no? Negative ito. So ipaipit na muna natin dyan. Tapos ito naman, ito negative, ito positive, ito yung papunta dito. Ayan. Tapos itong positive papunta sa fuse. So isama ko na lang muna sila para matesting na natin kung gagana ba o hindi. Ayan. So ito yung 30 at saka ito yung common nung switch, yung common nung switch, yung off. Ito, itatap kasi natin to sa accessory wire. Pares lang na positive to. So ilagay ko lang na muna dito sa positive. Ayan. So itong isa naman sa negative. Negative. Tapos ito yung switch natin. Yun. So umilaw na. Pakita ko lang sa inyo, ha. Yan. So ito yung switch natin. Ito yung switch natin sa loob natin, lalagay ito mamaya. So yung negative natin, yung black, pinagsama-sama na natin yan, yung 85 at saka yung negative nung mini driving light. Tapos ito naman yung common itong switch, itong gitna positive to at saka yung 30 nung relay na dalawa. So ilagay natin sa positive. So moment of truth. Testing natin. Yun, oh. So yan yung high. Puti. Yan, oh. Yung nakikita nyo. Ito yung low. Low. Ito yung high. Off. Off muna pala. Tiga lang gumalaw, eh. Off. Low. Tapos high. Yun. Sabay na sabay naman sila. Yan. Testing natin mamayang gabi to para makita ninyo, no? Yan. Yun. Yun, oh. Nailaw na siya ulit. Low. High. Yan. Adjust na lang din natin mamaya yung ano niya. Yung ilaw. Okay. Okay na. So, ito yung mga tinanggal ko. Ito yung dati. Yung 6 LED na ano kasi ito makalat. Kaya pinalitan ko ng mini driving light na. Ayan. Mas malinis din siya tingnan. Dito ko na siya nilagay. Ayan. Hindi na ako nagbutas dyan kasi may mga butas tong grill. Nilagyan ko lang ng ano, ng tornilyo tsaka washer sa ilalim. Tapos itong wire nito dinugtungan ko papunta dun. Punta dun sa taas. Dito. So iayos na natin ito muna. Lagyan ko ng i-terminal para hindi nakaganyan. Lagyan natin yung i-terminal dito. Okay? So update po kayo mamaya. Ayos lang natin ngayon, Pops, yung mga wire. Puluputan natin ng tape para masinop tingnan. Yan, mga Paps. Yan, mga Paps, ilagay na natin tong fuse. Yan yung fuse natin. So papunta sa 30. Ano, sa 30 ng relay, dalawa yung pinagsama natin kanina. Dugtong na natin to tapos saka natin ilagay. Tipan natin to para safe. Lalo na itong positive, no? Siya pwedeng madikit sa metal. Dahil puro negative yung ano niya. Body. Ayan. Saka natin lagay dito. Lagay natin dito. Ayan. Sa positive. Okay. So, ganun din ang gagawin natin doon sa negative. Itong 85. Ito yung negative natin, ito.
lalagyan natin mamaya. Espero ito muna yung positive. Yung positive natin, lagyan natin dito. Yan. Sidikit na lang natin yung fuse dito mamaya. Strap, i-strap na lang natin yan. Yun. Tapos itong negative naman, lagyan din natin ng I-terminal. Okay? Okay, nilagyan na natin paps yung negative. Nabusan lang ako ng I-terminal, kaya dyan lang muna yan. Check ko din ako corroded na para itong negative ko. Kasi nakatip yan kanina. Tapos, yung fuse nilagay na rin natin. Yung relay dito. Ibabracket na lang dito mamaya. Para katabi lang din siya ng mga relay. Tapos yung switch, yung 86 na wire. Dahil wala na yung clutch choke cable natin. Dito ko na pinasok sa may... Pupunta dito sa... Yan. Yung may mga choke cable, alam nila yan. Sa naka Toyota Corolla. So, doon na lang natin kukunin yan sa loob. Okay? So, doon, lipat muna tayo doon sa loob. Tanggalin natin to. Itong cover dito, may dalawang screw lang yan para may lagay natin. Dito natin lalagay yung ano, yung switch, kasi yan yung bakante, yung lagay nung choke cable dati. So tanggalin ko muna to. Andun yung wire mga paps, yung tinusok kong ano, galing sa 86, andun sa taas yun. Napakasikip nga lang. So, kukunin ko lang yun. Ilain ko lang. Ang susunod natin gagawin ngayon, itatap natin tong common ng switch o yung off niya doon sa ignition accessory, yung accessory wire ng Corolla. So kailangan natin ng test light ngayon, i-check natin kung saan yung wire dito, kung saan natin nalagay dito para makita natin kung anong kulay yon. Okay, so unang step, i-ground lang natin tong test light, lagyan natin sa metal part, clip lang natin dyan, tapos switch on natin, tapos itusok-tusok natin dito sa switch. So medyo maraming wire to mga paps, hindi tulad ng motor. So ito yung main wire nyo, ito yung main harness nya, itong nandito. So pwede tayong kumuha dito sa malalaking wire. So kapag naka-off, kapag naka-off na, ito yung direkta galing battery, itong kulay white. Ito. Pero kapag naka-switch on, yung accessory wire lang ang kailangan natin. So first click lang dito sa switch. Nakalagay diyan ACC, 'di ba? Lock, ACC, on, tapos start, sabi niya. Doon lang tayo sa ACC. Kasi yung ACC kahit i-on mo, meron na rin. Sasabay siya sa mga radyo, ganun, accessories siya. Accessories. So napan natin dito kung saan iilaw. So ito, itong black na may lining na red. Ayan. So try nga natin i-on kung meron pa rin. Meron pa rin siya. Okay. So dito natin itatap ngayon yung kulay yellow dito sa may black na may lining na red. Ito.
Dito natin siya itatap. Yan. Okay. So, itap na natin. Tipan lang muna natin. Saka natin itap. Para magandang tingnan. Malinis. Tapos, ilalagay na lang natin itong switch para matapos na rin. Tapos, natin. Tapos, itesting natin mamayang gabi. Pero makita natin yung pagkakaiba dun sa nauna. Naunang accessory wire. So, okay na siguro to. Ito na lang yan. Tutuloy na natin to. Tapos balatan natin. Tapos, so, i-double check lang natin, no? So, umiilaw. Pag pinatay natin, yung susi. Ito, di ka lang. Meron din. Meron din. Okay, so nakadirekta pala siya. So hindi pala ito, no? Teka lang. Off. Accessories. Lipat natin. Itong blue. Itong blue na may red, sorry, nagkamali ako doon. So, ayun. Accessories on. So, ang accessory wire pala nung sasakyan natin, Toyota Corolla, itong blue na may red lining. Mali pala yung kanina, itong ano, itong black na may red. Ito pala, ito. Ito siya. Kasi, steady lang yung ano kanina eh. So, kapag tinurn off natin yan, yung susi, yan, namamatay din yung ilaw. So kapag switch natin ng accessories tsaka ano, yan, dyan siya na mabuhay. So yan, dyan tayo magtatap ngayon ng switch, yung common nitong tawag dito, toggle switch natin. So ilagay na natin dyan. So dito tayo magtatap ngayon, mga paps. Buka tayo dito. Splash na lang natin ng kaunti para may lagay lang natin yung wire. Yan. So, dito na natin ilalagay. Para yung trigger nung ano, nung trigger lang naman to eh, trigger lang. Trigger nung ano natin. Relay. So, yan. Tipan natin para safe. Yan. Okay, so testing natin ulit dun sa labas kung umilaw. So i-switch ko dito sa isang side, tingnan natin. Okay, yun, walang umilaw. Check natin kung nakasusi, baka naka-off. Ayun, naka-off nga. So, accessories natin. Yan. Accessories. Ayun, humilang. Nakita ko na. Yun, naka-high. So, okay na. I-ayos na lang natin yung mga dapat i-ayos. Tapos, mamaya, testing na natin. Yan, mga paps, no? So, sinecure ko lang tong wire na to dahil pwedeng pumulupot kasi dito sa steering. Nilagay natin sa taas. Para hindi rin mano kapag nagpe-preno tayo, hindi siya maipit. Yan. So, secure na yan. Kaya, ibalik na natin. Lagyan na lang natin itong switch. Yan. Yan, ilagyan na natin yung switch. Sakto lang siya dito sa lagay ng choke cable dati. Lagyan natin itong indicator. Okay, so balik na natin. Ayun, mga paps, sa wakas natapos din. So ito na yung finished product natin. Yan, yan na yung switch nung mini driving light. So ilagay ko lang siya sa low. Yung low ko yung yellow.
Yun kung makita nyo sa labas. Tapos yung high naman sa taas. Taas. Yun. So medyo maliwanag pa pero talagang kita mong malakas na yung ilaw niya. Low, high. Yan, titesting natin mamayang gabi yan para makita natin kung ano yung difference dun sa isang nilagay natin noon. Yan. Yan. So malinis, no? Pwede ang mini driving light sa sasakyan. Tiyagaan lang sa pag-i-install kung gusto nyong mag-DIY. Pero kung gusto nyo namang ipalagay, pwede naman. Yan. So malinis din yung resulta dun sa kabila. Ayun. Malinis. Mas malinis siya compared doon sa nilagay ko nung una. Ayan. So, dagdag pogi, tsaka dagdag visibility for safety na rin. Ayan yung beam niya, oh. Maganda. Ding, pakihay mo nga. Hay mo yung switch. Pangato pa, isa pa. Taas. Yun, yung high natin. So, maliwanag naman. Sana okay mamaya. Testing natin mamaya, tapos i-compare natin dun sa dati. Okay, so maraming salamat sa mga umantabay. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, click nyo yung subscribe button para sama-sama tayong matututo. Salamat! Okay, so ito na mga paps. Ito na yung ilaw natin na mini driving light. Yan yung yellow, yung low. Kasama nung low din, nung headlight. Pinaghiwalay ko na kasi yung switch. So ito naman yung high. Yan yung high niya, yung mini driving light. Tapos ito naman yung high ng sasakyan. Ayan. So high na high, no? Medyo mataas, i-adjust lang natin siguro konti para hindi masyadong nakakasilaw. Pero yung low niya sakto lang, maliwanag. Ayan, oh. Yellow na yellow yung buga niya. Tapos ito low. Ayan. Ayan. So para sa akin, ha, kasi sa camera parang mas maliwanag yung dati, eh, kasi puting-puti yun. Pero para sa akin, mas maliwanag to, mas malakas kaysa yung dati. Sa camera kasi minsan nag-iiba yung display niya, no? Hindi niya masyadong nakukuha. Pero mas okay to para sa akin. Lalo tong low niya ang lakas, tsaka yung high malakas din. Kitang-kita mo yung daan. Ayan, no? Low pa lang yan. Tapos ito pa yung headlight, high, low. Ayan. Yung dati kasi makalat. So switch lang natin yung aircon, nagpapag kasi. Ayan, para luminaw yung display ng camera natin. Nagmo-moist na kasi dito sa loob. Ayan, so yan yung low. Yan lang natin yung low. So ito yung high. Tapos yung headlight natin na naka-high din. Ayan. Mas maliwanag siya sa personal. Sa camera parang medyo nagbabago, eh. Pero pakita ko rin sa inyo yung dati. At least ito, maganda to all weather. Kasi kahit umuulan, tatagos yung ilaw nitong yellow. Ayan. Ayan. Pero hindi na siya sabay dito sa switch ko sa headlight. May sarili kasi siyang switch. Kaya, yun. Medyo foggy itong ano natin, windshield. Ito, dito para makitang-kita nyo. Ayan, oh. Ayan. Nagfa-fog kasi. Ayan. Okay na.